Paniwala ng kampo ni Lacson, malakas ang kaso nila, kaya hindi na dapat pansinin ang mga pahayag ni Mangkaw. Aminado rin sila na matatagalan pa bago lumutang ang senador dahil hinihintay pa nilang sagutin ng korte ang mga mosyong inihain nila. Handa naman daw ang Senado na suportahan si Lacson sakaling magpakita na ito. We will see what we can do to help him within the law. We cannot go against, we are not the courts, you know. The courts are the ones in charge of his case. He must be given his due as a human being. Trish Roque, News 5. Balikan po natin ang report ni Errel Kabatbat ukol pa rin sa pagkwestiyon ni Rear Admiral Feliciano Angge sa sistema ng promosyon sa AFP at maging ang mensahe sa kanya ni Pangulong Aquino. Bakas ang lungkot sa mukha ni Rear Admiral Feliciano Angge habang sinasalin ang pamumuno ng NCR Commante Major General Arthur Tabaquero. Pero hanggang sa huling sandali, kine-question pa rin niya ang sistema ng promosyon sa AFP. Kung ikaw ay isang bituin, huwag kang matakot sa pagtahak sa dilim. Sapagkat sa kadiliman, ang bituin ay nagdudulo ng liwanag. Bukod kasi sa pagkakasibak niya sa pwesto, pinalagan din Angge ang promosyon ni na Northern Luzon Command Chief Major General Gaudencio Pangilinan at ISAF Chief Brigadier General Romulo Bambao. Sabi ni Angge, malakas daw kasi ang dalawa kay Defense Secretary Volter Gasmin. Kaya tuloy si Pangulong Noynoy Aquino, pinaalalahanan na ang nag-aalborotong two-star general sa kung sino ba ang dapat masunod. Ako po ang nahalal ng taong bayan. Parte ho ng papel ko, Commander-in-Chief. Siya po subordinate ko. Desisyon ko po yun, sumunod siya. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, hindi ho tayo pwedeng pumayag na yung subordinate makipagdebate sa atin. Giit ng Pangulo, karamihan daw sa militar naniniwalang walang palakasan sa AFP. Paliwanag naman ni AFP spokesman Brigadier General Jose Mabanta, dumaan daw sa proseso mula sa Board of Senior Officers, Board of Generals, sa DND at Malacanang ang mga papel ng dalawa. Hindi rin daw nakasulat sa patakaran ng AFP na hindi pwedeng maging Unified Service Commander ang isang general kung hindi ito naging Division Commander muna. In the case of General Pangilinan, he's also the most senior two-star in all of the J-staffs. Sa kaso ni Angge, isa lang ang maipapayo ni Mabanta. If Admiral Angge persists or insists on politics, then he should leave the service and instead run for public service. Errel Kabatbat, News 5. Sa ibang balita naman, posibleng tumaas ang presyo ng bigas kapag natuloy ang plano ng gobyerno na ilipat sa DSWD ang subsidy na ibinibigay sa NFA. Yan po ang babala ng NFA Administrator Lito Banayo. Ayon kay Banayo, nakasalalay kasi sa presyo ng NFA rice ang presyohan ng bigas sa merkado. At kapag nawala ang subsidy, di raw malayong umakyat sa 29 pesos ang presyo ng NFA rice. Posible rin pumalo sa 35 pesos ang presyo ng commercial rice naman. Katwiran ng Department of Finance, hindi direktang napupunta sa mga mahihirap ang subsidy na ibinibigay sa NFA. Mas mapapakinabangan daw ng mahihirap na Pinoy ang subsidy sa pamamagitan ng conditional cash transfer ng DSWD. Effectiveness in targeting the poor is only 27%, I think, based on a study. And clearly, we need to remove that function from them. They have three roles: regulatory, warehousing, and price stabilization. We need to move the subsidy to the DSWD. Samantala, binusisi ng Korte Suprema ang basehan ng Hacienda Luisita Incorporated para maghain ng stock distribution option para sa mga magsasaka. Ito po yung pamimigay ng stock sa mga magsasaka imbis na lupa. Para po sa update, makakausap natin live mula sa Korte Suprema si Andrea Bautista. Andrea? Legalidad ng stock distribution option ng Hacienda Luisita ang gustong sagutin ng mga maestrado kaya sila nagpatawag ng oral arguments.
Nanindigan ng HLI na legal ang 1989 Stock Distribution Option Agreement dahil ang Korte Suprema lang daw ang may kapangyarihan na ipawalang bisa ang isang kontrata. Wala raw karapatan ang Department of Agrarian Reform na bawiin ang kasunduan ng SDO at ipamigay ang lupa. Dahil dyan, tinanong ni Associate Justice Conchita Carpio Morales kung sino ba ang may sakop sa issue, ang Korte ba o ang DAR. Kung kasong administratibo kasi ang issue, SDO ang may karapatan, nga ang DAR at PARC na ipawalang bisa ito. Kasabay niya, nabiso ni Justice Lucas Bersamin na hindi pala nakakuha ng Certificate of Compliance ang Hacienda Luisita, kaya naman may basihan daw ang PARC para ipawalang bisa ito. Kinwestiyon naman ni Justice Jose Abad kung bakit hindi na na-control ng HLI ang pagdami ng farmer beneficiaries. Teorya ni Justice Presbytero Velasco, hindi trinato bilang beneficiaries ang mga farmer workers kundi mga simpleng trabahador lamang. Sumalang din sa pagdinig ang iba pang mga stockholder ng Hacienda Luisita tulad ng RCBC at Hacienda Luisita Park. Hindi daw nila inakala na magkakaroon ng problema ang mga magsasaka at mga landlord nito. Sa gitna niyan, daan-daan ang mga magsasaka at miyembro ng mga militanteng grupo ang nagtipon sa kanto ng Padre Faura Street kanina. Ang sigaw nila, dapat nang makialam si Pangulong Aquino. Nagdasal din ang may 50 magsasaka sa Philippine Independent Church at Taft Avenue para gabayan ang mga maestrado. Pagkatapos ng misa, nagdaos pa sila ng solidarity meal sa labas ng simbahan. Tumanggi naman si Pangulong Aquino na sagutin ang mga tanong tungkol sa Hacienda Luisita. Narito ang pahayag ni Pangulong Aquino. This is an issue that I think I will have to say nothing on until the court determines what I have to do being the chief executive and executor of our laws. Pinakuhanan sa media ang proceedings pero tumagal ito ng mahigit 5 oras. Pansamantalang munang pinatigil ang debate at ire-resume ulit ito sa susunod na linggo. Paolo? Maraming salamat, Andrea Bautista, nag-uulat live gamit ang News 5 Live Pack. Marami raw ipinangako ang management ng Hacienda Luisita sa mga loyal nitong magsasaka. Kasama na rito ang trabaho sa mga kumpanyang itatayo sa loob ng Hacienda. Pero sabi ng Union ng mga Trabahador sa Luisita, ang mga binitiwang pangako, tila napako. Narito ang special report ni Eliza Zamora Solis. May 2 magkaibang mukha ang Hacienda Luisita. Ang mahigit 4,000 ektaryang tubuhan at ang 500 ektaryang lupa na tinitirikan ng mga dambuhalang pabrika mula pa noong 1995. May conformity din yung mga leaders nung union that time. That's the reason why it was granted. Makikita sa Luisita Industrial Park o LIP1 ang mga pabrika ng San Miguel, Universal Rubina Corporation, Sanyo, International Wiring System Philippines at International Electric Wires Philippines Corporation. Pero sabi ng Ambala, ang union ng halos 3,000 manggagawa sa Hacienda, napako ang mga pangakong trabahong galing sa mga pabrika. Meron kasunduan dyan na ang halos magtatrabaho ay yung mga anak namin o yung mga kabataan na tapos ng high school. Hindi rin daw halos nakinabang ang mga magsasakang may share sa kumpanya ng Hacienda Luisita sa pinagbilhan ng mga lupang kinonvert. Yung iba'y gagawing industrial estate at yung proceeds ng sales ay para matuwid na nila yung pagpapalakad ng Luisita. Pero ngayon mukhang losses na naman. Saan andun napunta yung pera? Kung ano man ang benta o pumasok sa kumpanya, meron kayo kagad 3%. Kaya yung benta na yon nakapagbigay ng tubo o nalugay kumpanya, garantisado yung 3% sa gross na ipapamahagi sa inyo. Pero paliwanag ng Hacienda Luisita, hindi bahagi ng conversion ng mall at subdivision na makikita sa Hacienda. Luisita Realty Corporation ang may hawak ng mga ito. Ang golf course naman, hawak daw ng Luisita Golf and Country Club Incorporated. Pero sa rehistro sa Securities and Exchange Commission ng Luisita Realty Corporation, ang directors na namamahala dito ay si Pedro Cuanco na kapatid ni dating Pangulong Cory Aquino, Elena Bolsi Aquino Cruz na panganay na kapatid ni Pangulong Noynoy Aquino at Fernando Cuanco. Lumabas din ang pangalan ni Pedro Cuanco sa rehistro ng Luisita Golf Incorporated at Hacienda Luisita Incorporated sa SEC. Inaprubahan na ng sangguniang panlalawigan ng